Pinasaringan kanina ni Pangulong Aquino ang anyay mga kandidatong nagpapanggap lang na kaalyado niya. Kapansin-pansin din ang pagbanggit niya sa mga salitang agimat at anting-anting sa probinsya ng Cavite na kanyang binisita kanina. Kilala ang Cavite bilang baluarte ng mga Revilla na madalas anting-anting din ang tema ng kanilang mga pelikula. Hindi tuloy na iwasang tanungin ng marami, patama ba ito ng Pangulo sa mga Revilla lalo na kay Senador Bong Revilla? My report, si Teresa Andrada. Ilang araw bago ang simula ng pangangampanya sa national level, nanawagan si Pangulong Noynoy Aquino sa mga botante na umiwas sa mga kandidatong nagpapanggap daw na kanyang kaalyado. Nasa Imus, Cavite ang Pangulo kanina para sa paglunsad ng isang socio-economic program ng mga kandidato ng Liberal Party sa probinsya. Sa kanyang talumpati, pinasaringan ng Pangulo ang mga anyay nakikisakay lang sa isinusulong na reforma ng kanyang administrasyon. Paalala lamang po, asahan na po ninyong may mga nagpapanggap at may mga nakikisakay di umano sa ating krusada. May mga nakikisuot ng kulay dilaw pero hindi siya kung anong kulay ang nasa loobin. Hindi direktang tinukoy ng Pangulo kung sino ang pinatatamaan niya kasabay ng babala laban sa mga umano'y umaasa lang sa tsamba. Huwag po tayong umasa sa tsamba. O sa agimat o anting-anting. Taga Cavite si Senador Bong Revilla na kilala sa tawag na agimat sa mga pelikula nito. Si Senador Revilla ang isa sa posibleng kandidato sa pagkapangulo sa 2016 presidential elections ng Lakas CMD. Ang ama nitong si dating Senador Ramon Revilla Sr. naman ay kilala sa mga pelikula nito tungkol sa paggamit ng anting-anting. That's part and parcel of our culture. And what are those amulets perceived for? To defend the oppressed. Ang senador hindi na sinagot pa ang pasaring ng Pangulo. Sa isang pahayag, binati ni Revilla ang Pangulo sa nalalapit nitong kaarawan at pinasalamatan sa pagbisita nito sa probinsya ng Cavite. Saludo raw siya sa pagsusulong ng Pangulo na magkaroon ng pagkakaunawaan, kapayapaan at pagkakaisa ang ating bansa. Sinusubukan pa rin kuna ng direktang pahayag ng GMA News si Revilla. Hamon naman ang United Nationalist Alliance o UNA, pangalanan na kung sino ang mga tinutukoy na nagpapanggap na kandidato. Para maliwanag namin sa botante kung ang sinasabi ng LP ay gusto nila maliwanag sa botante kung sino ang kakampi ng Pangulo at sino ang hindi. At sila naman ang may pananaw kung sino yung mga nagpapanggap. Ayon sa UNA, malinaw naman sa simula pa lang na bagamat suportado nila ang Pangulo at mga reforma nito, hindi naman sila magdadalawang isip na pumuna kung may nakikitang mali. Teresa Andrada, GMA News.